Every time he was near her, parang gustong huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Pero isa itong pangarap na kahihirap abutin. Kaya nagkasya na lang siya na mahalin ito ng palihim. Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon, na ipadama rito na kaya rin niyang tapatan ang mga babaeng nagnanais na maangkin ang pag-ibig nito. Ginawa ng dalaga ang lahat upang makapasok ng tuluyan sa puso ng binata. At sa maiinit na halik na kaya niyang ipagkaloob rito at maging ang kanyang sarili, nagtatagumpay na yata siyang abutin ng langit. Hindi ako pakakasal sa kanya, Daddy. Ha! Subukan mong suwayin ang utos ko. I swear, itatakwil kita. Matigas na wika ni Don Rogelio Arcilia. Daddy, nakasubo na ako kay Mayor Fonte at sa anak niya. Kapag hindi ka nagpakasal sa kanya, iilitin nila ang lahat ng kabuhayan natin dahil sila na ang laglagay ng pondo para makabangon ang kumpanya. Ganon, kaya ako na lang ang gagawin ninyong pambayad. Lalong naging mabalasik ang kanyang tinig. Anong pambayad? Gusto ko lang masiguro na malalagay ka sa magandang buhay. Kapag kay Amado ka napakasal, nakasisiguro ako na hindi ka maghihirap. At ayaw mo na niyon, sa susunod na halalan ay siya na ang tatakbong mayor ng San Gabriel dahil tapos na ang termino ng kanyang papa. At mas makakasiguro ka na magiging maganda ang buhay mo dahil sigurado naman na siya ang mananalo at wala akong pakialam sa kanya, Daddy. Hindi ko siya mahal at hindi mo ako mapipilit na pakasal sa kanya. Tingnan natin, kapag nagkataon, makikita mo kung sino ang dapat na masunod sa pamamahay na ito. Matigas at pinalang salita ng matanda. Nangingit-ngit man si Bethany, wala siyang nagawa kundi ang umiyak. At ngayon ang araw ng kanyang kamatayan ay dumating na. Taliwas sa okasyon ng tunay na nararamdaman ng puso ni Bethany. Bagaman siya ang tinagor ang pinakamagandang bride sa araw na iyon, hindi ito ang kanyang gusto. Hindi niya pinili ang lalaking mapapangasawa. Sa pilitan at bunga lamang ang lahat ng isang kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ng mayor ng bayan nila. I hate you, Daddy. I hate you forever. Himutok niya sa sarili. Kahit nakangiti ang lahat, hindi natatabunan niya ng katotohanan na katapusan na ito ng kanyang kaligayahan. Sa mata ng lahat, ang kasalang ito ang pinakamagarbo na nangyari sa San Gabriel. Tutol rito ang kanyang kalooban. Mas nanaisin pa ni Bethany na makasal sa West kasama ang tunay niyang mahal. Kaysa ipakita sa madla na ingrande ang lahat kahit nagdurusa naman ang kanyang puso. Nakangiti ang lalaking nag-aabang sa altar. Habang animugapos naman ang tanikalang may bolang bakal ang kanyang mga paa sa pagtutol na magpatuloy. Kasing bigat ng itim na ulap ang kanyang mga mata na anumang oras ay magbubuhos na ng ulan. Kumakabog ang kanyang dibdib na tulad ng dumadagundong na kuluga. Oh God, please help me, sambit niya sa sarili habang binabambay ang alpambarang daan. Kahit ipinag-uutos ng utak niyang huminto na at umatras, bingi naman ang kanyang mga paa. Hanggang sumapit na si Bethany sa altar at salubungin siya ng mapapangasawa. Nagsalita na ang pari. Mga kapatid sa pananampalataya, narito tayong lahat ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang ito. Kung sino man sa inyo ang may pagtutol na kinikip-kip, ay magsalita na ngayon upang habang buhay na panghahawakan ang katahimikan. Tahimik ang lahat at tila walang problema. Maliban sa naghuhumiyaw niyang puso, binasag niya ang pananahimik. Hindi tama ito, sabi niya. Hindi ako dapat magpakasal sa iyo. Baling ni Bethany sa lalaki. Tumayo siya at hinubad ang kanyang belo. Nagulantang ang lahat sa anunsyong kanyang ginawa. Mayroong tumutol at mayroon ding nagtanong. Una na rito, si Don Rogelio na humakbang ng isa. Anong kalukuhan itong ginagawa mo? Galit na tanong nito. Hindi ito ang gusto ko, Daddy. Hindi ito ang pinangarap ko. Matapang niyang hiyaw. Hinawakan siya ng ama sa magkabilang balikat at inuga. Huwag mong gawin ito. Huwag mo akong ipahiya. Ipahiya? Ako ang inilalagay ninyo sa kahihiyan, Dad. Ayoko na. Sawa na akong sumunod sa mga gusto ninyo. Nagpumiglas siya at saka mabilis na tumalilis ng takbo. Hindi na napansin ng dalaga ang paghawak ni Don Rogelio sa dibdib nito dahil sa paninikip ng paghinga. Ilang sandali pa at dadaon na ang barko sa pier. Hindi pa rin makapaniwala si Bethany na nakarating na siya ng Maynila. Bethany, malapit na tayong bumaba. Maghanda ka na. Magiliw na wika ni Yaya Esther. Simula pagkabata ay ito na ang umalalay sa kanya. At hanggang ngayon ay pumoprotekta pa rin.
Malaki ang naging partisipasyon ni Esther sa pagtakas niya. Ito ang tulay sa paglayo niya sa San Gabriel. Opo, Yaya, ayos na ang mga gamit ko. Gusto ko lang tanawin ang dagat. Sabi niya at sinunda ng buntong hininga. Parang napakalayo ko na talaga kung iisipin dahil malawak ang pumapagit ng dagat sa Maynila at sa atin. Pero kung gugustuhin ni Daddy at Amado, nahabulin ako ay magagawa nila. Sana hindi na nila ako hanapin. Sana pabayaan na nila akong maging malaya. Ayokong mag-asawa kung si Amado ang lalaking pakakasalan ko. Ramdam ni Esther ang matinding sama ng loob na dinadala ni Bethany. Tinapik-tapik nito ang balikat ng alaga. Hayaan mo, tutulungan kita para hindi ka nila mahanap. Hindi ako papayag na panghimasukan pa nilang muli ang kagustuhan mo. Pangako ko yan sa'yo. Salamat, Yaya. Maaasahan ka talaga. Kaya lang paano ba yun? Wala akong maipapasweldo sa'yo. Hindi ko naman nadala ang lahat ng pera ko. Pati mga ATM ko ay hindi ko nabitbit dahil biglaan ito. Naku, huwag mo munang intindihin iyon. Hindi masusukat ng pera ang pagmamahal ko sa'yo. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo eh. Kaya nga masaya ako at nagpapasalamat din dahil hindi ninyo ako iniwan. Pagkasabi ay bigla siyang natahimik habang nakatitig pa rin sa dagat. Galit ako kay Daddy. Walang kwentang ama siya para isipin na pwede niya akong gawing pambayad sa utang niya. Galit ako sa kanya. Bethany, humilig si Bethany sa balikat ni Esther. Lihim na pumatak ang butil ng luha niya at halos hindi na niya naramdaman. That would be all for today, gentlemen. Thank you for coming. Magpapatawag ulit kami ng meeting next week, okay? Si Emma nang humarap at halos nagtapos na rin ang meeting na iyon dahil tila wala sa sarili niya si Tucker. Tahimik pa rin ang binata kahit ang nakalabas na silang silid ang mga staff. Hey, any problem? Tanong pa ni Leo. Noon lang tila nabalik sa lugar ang pag-iisip ni Tucker. Ha? Huh? Ah, you're right. Sige na, sabi ng banata. Teka, anong sige na? Ikaw itong kanina pa wala sa sarili. Ano bang problema? Ha? Huh? Sorry ha. May iniisip lang kasi ako. Anong iniisip mo? Nag-away kasi kami ni Clarice bago siya umalis. I tried to call her but she didn't call back. Iniisip ko kasi na baka galit pa rin siya sa akin. Sa tingin mo, ano bang problema ko? Natawa ito ng pagak bago nakasagot. Tinatanong mo kung anong problema mo. Boy, you are one for lonely soul. Hindi ba't ikaw na rin ang sabi? Nawala ka ng oras sa kanya. Pero nagde-date pa rin naman kami. Nagde-date kayo. Pero nag-i-enjoy ba siya kapag magkasama kayo? Baka naman boring ka na sa kanya. O kaya naman baka lagi kang wala kapag magkasama kayo. Anong ibig mong sabihin? Magkasama kayo pero wala naman ang isip mo sa kanya o sa ginagawa ninyo. Tugon ito. Napapansin ko lang. Hindi ba nitong mga nakarang araw ay masyado kang tutok sa mga project natin? Hindi ba kaya nga ang taas ng kinita ng kumpanya dahil binusisi mo? Baka dahil doon. Hindi sumagot si Tucker. Napaisip lang siya at saka napatakip ng kamay sa mukha. Let's stress cousin. Mag-leave ka kaya. Umiling ka agad si Tucker sa ideya nito. Hindi pa pwede. Masyado pa akong maraming ginagawa. Yaya, kaninong bahay ito? Mayaman ba ang pinsan mo? Takang tanong ni Veta ni kay Esther nang tumapat sila sa isang gate sa loob ng isang exclusive subdivision. Hindi, mali ka. Hindi yan sa pinsan ko, kung hindi sa amo niyang lalaki. Paliwanag nito. Bago pa ang balak nating pagtakas, sumulat na ako sa kanya. Ewan ko lang kung natanggap niya, pero alam ko naman na hindi ako mahihindihan ng pinsan kong iyon. O paano, tara na? Sumunod si Veta ni sa loob matapos silang pagbuksan ng katiwala. Wala pa siyang ideya na mababaligtad ang mundo pagpasok pa lang dito. O pinsan, maupo muna kayo. Gusto ba ninyo ng juice, merienda? Alok ni Bilen sa dalawa. Masigit na natuon ang pansin ng mayordoma sa dalaga dahil sa likas niyang ganda. Ito na ba si Bethany? Tanong pa nito. Ah, oo. Siyang alaga ako. Maiba ako. Natanggap mo bang sulat ko? Oo, natanggap ko. Pero kahapon lang kaya hindi ko pa nasabi sa amo ko. Nadarating kayo. Tahimik lang si Bethany sa tabi. Ininom niya ang juice na inilapag ng katulong sa lamesa pero hindi niya ginalaw ang tinapay sa tabi nito. Pero ayos lang ba kung dito muna kami? Wala na kasi kaming budget eh. Hindi ko alam, Ate Esther. Hindi madali ang buhay dito sa Maynila. Ano ba kasi talaga ang dahilan ninyo at nakarating kayo rito? Mabigat ang dahilan. Pero sa ngayon ang masasabi ko lang eh. Magagalit sila ng kanyang ama at hindi niya ito gustong makita. Pero bakit mo siya kinonsinti? Hindi agad nakakibo si Esther.
Nagkatinginan sila ni Bethany. Ah, pinilit ko po siya. Kasi siya at Esther na lang po ang mapagkakatiwalaan ko sa bahay namin at mabigat ang pagtatalo namin ng daddy ko. Baka siya ang mapagbunto na ng galit kapag iniwan ko siya, paliwanag ni Bethany. Mukha namang nakumbinsin na rin si Belen, pero napapaisip pa rin ito. Hindi ko maipapangako, pero tutulungan kita ate Esther. Hayaan mo kakausapin ko si sir. Maya-maya iwi ka rito. Salamat naman kung ganun. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Huwag muna. May kondisyon na iyon. Kondisyon? Sabay na ulit rito ni Bethany at ni Esther. Alam kong may pera kayo sa ngayon, pero hindi magtatagal at mauubos na rin iyan. Kaya para makatulong na rin, pagtrabahuhan na lang ninyo ang ilalagi ninyo rito. Agad ang naging sagot na Esther. Ayos sa akin iyan. Hindi lang para sa iyo, kung hindi para sa inyong dalawa. Ano? Pero teka, Yaya Esther ayos lang po sa akin. Okay lang kung dalawa tayong magtatrabaho. Salurin ito ni Bethany. Tutulman si Esther sa ideya na wala itong nagawa. Anak, hindi mo kailangan gawin ito. Yaya, alam kong hindi madali ang buhay. Ito ang pinili kong landas. Kaya hayaan ninyong matuto ako. Pero, tutulungan niyo naman pa rin ako, di ba? Oo, hindi naman kita maaaring pabayaan eh. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin dalawin ang antok si Bethany. Nakailang pihit na siya sa kutsyon pero tila hindi talaga tanggap ng katawan niya ang pagbabago ng lifestyle. Kulang sa lambot ang kanyang higaan, bintilador at hindi aircon ang kanyang gamit at hindi sanay sa ganun. Hindi ako susuko. Umpisa pa lang ito ng buhay na dapat kong harapin. Mas okay na ito kaysa naman magpakasal ako kay Amado. Nakahiga nga ako sa malambot na kama at maraming kayamanan pero wala namang pag-ibig sa pagitan namin. Hindi bali ng mainit sa silad na to. Ang ayoko ay baluti ng yelo ang puso ko dahil sa pagpipilit na ibigin siya. Wika ni Bethany habang nakahiga at nagpapaypay. Maya-maya ay naulinigan niya ang pagdating ng isang sasakyan. Agad na bumangon si Bethany upang alamin kung sino ang dumating. Siguro yun ang amo ni Aling Belen. Sisilipon ko muna. Agad siyang lumabas ng quarter at nagtuloy sa kusina. Sa posisyon niya, agad na makikita kung sino ang papasok sa pinto. Aaling Belen, pakiakyat nga muna ito sa kwarto. Utos ang lalaking dumating. Ibinigay nito ang suitcase sa mayordoma. Nakatalikod pa ito noon kaya hindi makita ni Bethany ang itsura ng magiging amo nila. Pero nakatitiyak siya. Sa forma at pananamit, makikita na agad na mataas ang katungkulan nito sa pinapasukang kumpanya. An executive maybe, naisip niya. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa at nagdial. Habang may kinakausap ay papunta ito ng kusina. Nagmadali si Bethany una umalis. Lumabas siya ng pinto upang magkubli. Parang bigla siyang natakot na nahihiya. Hindi siguro niya ako nakita. Busy siya sa kausap sa cellphone eh. Naririnig ni Bethany ang boses nito at nahuhumaling siyang makita pa ito. Sumilip siya sa uwang ng pinto. Yes, this. Pakialis na lang ng mga papers na kailangan ko for tomorrow. Medyo malilate ako dahil kauuwi ko lang ngayon. Basta ikaw ang bahala, okay. Pagkababa ay saka pa lang napansin ng binata na parang may kakaiba. What's the smell? Is that a perfume? Luminga ito sa paligid pero hindi na nag-ukol ang mahabang pansin. Kumuha lang ito ng baso at tubig sa refrigerator. Habang umiinom ay napansin ni Tucker ang bahagyang bukas na pinto. Lumapit ito at sumilip sa labas. Pero walang tao roon, kaya agad din itong isinara ang pinto. Walang ano-ano ay muli na namang nagring ang cellphone. Lumapit dito si Tucker. Sinagot nito ang tawag. Clarice, hello baby, what's up? Tanong ng babae. Fine, ikaw? Okay lang, tipid na tugon nito. Pareho nilang hindi alam ang sasabihin. Sige na, tatawag na lang uli ako. At teka lang, naibaba na ni Clarice ang line. Why you didn't return my call? Ang gusto na saan niyang itanong. Maya-maya ay lumapit naman si Belen na may mahalagang sasabihin. Sir Tucker, pwede ko ba kayong makausap? Not now, Aling Belen. Masakit ang ulo ko. Bukas na lang. Yun lang at tumalikod na ang binata.